Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1501. Wala kang pagkakataong talunin ako. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naglakad si Cyrus sa harapan ng hagdan ng bundok. Master de la Cruz, makikita mo si Master Juan kapag umaakyat ka sa hagdan ng bundok. Tumigil si Victor at lumingon at mahinang sinabi kay Cyrus. Okay, naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Cyrus. Miss Chi, Miss Jiang, maghihintay kayong dalawa dito sa amin. Tumingin si Victor kina Trixie at Giselle at sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Victor, nag-alala si Trixie sa kanyang magagandang mata, at mabilis na itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Cyrus. Huwag kang mag-alala, siguradong makakaligtas ako. Bahagyang ngumiti si Cyrus kay Trixie, at pagkatapos ay umakyat sa hagdan ng bundok. Ngunit sa sandaling ito, inabot ni Victor ang kanyang kamay upang pigilan muli si Cyrus. At pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Young Master de la Cruz, pasensya na talaga, upang matiyak ang pagiging patas ng mapagpasyang labanan na ito, hindi mo magagawa. Gamitin mo ang hiniram na tableta, kaya umaasa din akong maibigay mo ang Borrowing Divine Pill. Ano ang sinabi mo?" Nang marinig ni Giselle ang mga salita ni Victor, agad na nanlaki ang kanyang mga mata at galit na galit ang ekspresyon sa kanyang mukha. Kung tutuusin, ang pinakamalaking pag-asa ngayon ni Cyrus ay ang humiram kay Shendan. Kung wala ang tulong ni Shendan, si Cyrus ay isa lamang rank 5 martial artist at hindi siya maaaring maging kalaban ni Rafael. Hindi gumagamit ng medicinal pills si Guan Gangzi, kaya hindi rin ito magagamit ni Master de la Cruz. This is for fairness. Banayad na paliwanag ni Victor. What's this fair? Wala pa akong narinig na paggamit ng medicinal pills sa mga kompetisyon. Sigaw ni Giselle kay Victor na hindi kumbinsido. Ang ating Hong Kong Island ay palaging ganoong panuntunan. Sagot ni Victor. Kung ganito ka, hindi tayo magkukumpera, Headmaster, bumaba na tayo ng bundok. Mabilis na inabot ni Giselle at kinalagkan si Cyrus. Ngunit tumayo si Cyrus at hindi kumikibo. Master, anong ibig mong sabihin? Nang makita ni Giselle si Cyrus na nakatayo at hindi kumikibo, isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata at tinanong niya si Cyrus na may pagtataka na ekspresyon. Dapat mag-alala si Master de la Cruz sa kaligtasan ni Miss Amy ngayon, tama ba? Nakangiting sabi ni Victor. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Victor, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ito ay hindi hihigit sa ilang mga table tas. Kung hindi mo hahayaang inumin ito, hindi ko ito dadalhin. Young Master de la Cruz, hindi mo kaya. Nang makita ni Giselle na papayag na si Cyrus sa kahilingan ni Victor, nagmamadali siyang sumigaw, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na nasa sabik. Bakit hindi? Walang pakialam na sagot ni Cyrus, pagkatapos ay hinabot at kinuha ang hiniram na tableta at ibinigay kay Giselle. Master de la Cruz, kung hindi mo hiniram ang Divine Pill, namatay ka sana kung umakyat ka ngayon. Malakas na sigaw ni Giselle kay Cyrus. Sigurado. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig niya ang mga salita ni Giselle, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Simula noong araw na dumating ako sa Hong Kong Island, maraming tao ang nagsabi sa akin na dapat akong mamatay, ngunit sa kasamaang palad ay buhay pa ako ngayon. Okay, dahil gusto ko ng patas na tunggalian, kung gayon hindi ko kailangan ng mga bagay na ito, maaari mo akong tulungang mamolekta ng mga ito. Karapat-dapat talaga si Master de la Cruz na maging apprentice ni Zuran, ang lakas ng loob niya. Hindi inaasahan ni Victor na masayang sasang-ayon si Cyrus. At binaling ni Cyrus ang kanyang ulo at bahagyang sinulyapan si Victor, at sinabing blanco, naubos mo na ang iyong kakayahan upang makitungo sa akin. Haha, anong sabi ni Young Master de la Cruz?
hindi napigilan ni Victor na tumawa ng malakas. At hindi ipinagpatuloy ni Cyrus ang pagbibigay pansin kay Victor at diretsyong naglakad paakyat sa bundok. Tumingin si Jaycel sa likod ni Cyrus na may labis na pagtataka sa mukha dahil hindi niya maintindihan kung bakit pumayag si Cyrus sa ganoong hindi makatwirang kahilingan mula kay Victor. Kung walang tulong mula kay Shendan, ano ang kailangan ni Cyrus gawin sa pagkamatay niya ngayon? Pagkakaiba ah. Ang mga ekspresyon sa Victor at sa iba pa sa oras na ito ay labis na ipinagmamalaki dahil alam nila na ang lakas ni Cyrus ay dahil sa paghiram ng Divine Pill. Kung si Cyrus ay walang tulong sa paghiram ng Divine Pill, kung gayon siya ay isang ordinaryong tao. Isa lang itong martial artist, kaya ang ganitong bagay ay maaaring magdagdag ng kaunting pagkakataon kay Rafael. Umakyat si Cyrus sa hagdan ng bundok ng may mga hakbang. Ang dahilan kung bakit pinili ni Cyrus na isuko ang paghiram kay Shendan sa panahong ito ay napakasimple. Alam ni Cyrus na sa labanang ito, hindi lang niya kinakatawan ng kanyang sarili, kundi pati na rin ang mga mandirigma sa loob ng bansa at ang monkey sect. Kaya naramdaman ni Cyrus na gaano man siya manalo o matalo, dapat siyang maging kagalang-galang. Ayaw niyang isipin ng iba na natalo niya si Rafael sa pamamagitan ng paghiram ng Divine Pill, o natalo pa rin siya sa mga kamay ni Rafael kahit na nainom na niya ang hiniram na Divine Pill. Ipapahiya nito ang mga mandirigma sa loob ng bansa, ang Monkey Sect, at maging si Kenny. Kaya lang kung wala ang Divine Pill, ang posibilidad na manalo ay maaaring mas mababa. Ngunit hindi pa rin sinasadya ni Cyrus na umatras at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa tuktok ng bundok. At tila alam ng mga mandirigma sa paanan ng bundok ang balita na si Cyrus ay sumuko na sa paghiram ng tableta at sa oras na ito, ang mga taong ito ay labis ding nag-aalala kay Cyrus. Hindi ko alam kung gaano katagal, sa wakas ay narating ni Cyrus ang tuktok ng bundok. Sa mga oras na ito, may isang binata na tahimik na nakaupo sa lupa sa tuktok ng bundok. Napakagwapo pa rin ang itsura ng binata, ngunit medyo maitim ang kanyang balat, at may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ngunit walang pakiramdam ng bloat, na maaaring dahil sa ehersisyo mula pagkabata. Dahan-dahang ininulat ng binata ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ang mga yabag, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus pataas at pababa, at mahinang sinabi, "Ikaw ba si Cyrus?" "Oo, ako ito." Bahagyang tumanggo si Cyrus. "Akala ko hindi ka na magpapakita ngayon, pero hindi ko inaasahan na pupunta ka pa dito." Dahan-dahang tumayo ang binata at tinignan si Cyrus pataas at pababa. "Dahil nakalaban na ako, kaya wala na akong dahilan para hindi sumama." Walang ekspresyong sagot ni Cyrus. "Medyo binaygo mo ako." Biglang sabi ng binata. "Kabiguan." Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Rafael at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Bakit ka nabigo?" "Dahil napaka-ordinaryo mo, hindi ka ganito sa aking imahinasyon." Tumingin si Rafael kay Cyrus at direktang sinabi, "Nakakahiya talaga, palagi akong ordinaryo, at wala akong magagawa tungkol dito." Napangiti si Cyrus nang walang magawa. Tiningnan ni Rafael si Cyrus pataas at pababa at mahinang sinabi, "Isa ka lang fifth dan warrior, kung hindi mo hiniram ang tulong ni Shendan, hindi ka talaga magiging kalaban ko, hindi ko talaga alam kung matapang ka o tanga." Kahit alam niyang talo talaga siya, lumaban pa rin siya. "Paano mo nalaman na matatalo ako ngayon?" Nakangiting tanong ni Cyrus kay Rafael. "Dahil wala kang pagkakataong talunin ako." Malamig na sagot ni Rafael. Kabanata 1502. Ang kaunting lakas lang nito. Si Cyrus at Rafael ay nakatayo sa tuktok ng Baekshuan Mountain. Sa oras na ito, makikinang ang mga ilaw sa paanan ng bundok. Tulad ng sinabi ni Trixie, kapag tumayo ka sa tuktok ng Baekshuan Mountain, matatanaw mo talaga ang buong Hong Kong Island. Parang ang buong Hong Kong Island ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Si Cyrus ay nakatanaw sa tanawin sa ilalim ng bundok
at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang kalmado. At parang medyo hindi kontento si Rafael sa kanyang kalaban, dahil kahit anong tingin niya rito, hindi niya akalain na may lakas si Cyrus para labanan siya. Actually, gusto pa kitang pasalamatan. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Rafael. Salamat. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Rafael, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, "Bakit gusto mo akong pasalamatan?" Noon ang aking lolo ay natalo sa mga kamay ng iyong Panginoon, at ang pangyayaring ito ay naging kanyang panloob na demonyo. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Kaya't siya ay nasa retreat at nagsasanay, at ako ay nawalan din ng aking kalayaan sa oras na iyon, ako kailangang harapin ang pagsasanay na halos araw-araw ay hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Ang aking lolo ay napakahigpit sa akin, napakahigpit na hindi mo maiisip. Matagal na akong pagod sa ganoong uri ng buhay. Sana ay kaya ko maging tulad ng mga ordinaryong tao. Ngunit palaging nag-aatubili ang aking lolo na iwan ko siya. Huminto sandali si Rafael, pagkatapos ay nagpatuloy. Dahil sa iyong hitsura. Sa wakas ay makakaalis na ako sa bundok, kung matatalo kita ngayon, kung gayon ang panloob na demonyo ng aking lolo ay maaari ding mawala, at pagkatapos ay makakalaya na ako muli. Hindi ko inaasahan na ganito kakaawa-awa. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Rafael. Kung ikukumpara sa iyo, ang lahat ng naranasan ko ay sobrang kakilakilabot, ngunit ito ay dahil sa mga kakilakilabot na karanasan na ito kung ano ako ngayon, kaya hindi ako magpapatalo ngayon. Sigaw ni Rafael sa mahinang boses. Kaawa-awa ka nga, pero sa tingin ko, baka kailangan mong ipagpatuloy ang kaawa-awa dahil hindi mo ako matatalo ngayon. Mahinang sabi ni Cyrus. Cyrus, hindi mo na kailangan manghiram ng magic pills, bakit ang yabang mo? Tila medyo nataranta si Rafael at napasigaw. Dahil ayaw kong matalo ngayon. Sagot ni Cyrus. At si Rafael ay hindi napigil ang matawa pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at sinabi. Cyrus, Cyrus, napakayabang mo, hindi mo masasabi ang lahat sa mundong ito. Kalimutan mo na ito. Mayroon akong iniimbestigahan ko ang iyong impormasyon, alam kong napakayaman mo, ngunit sa mundo ng mga mandirigma, ang lakas ang pinakaiginagalang, hindi pera ang may huling say. Hindi ko ba nalaman kung bakit ang dami mong kalokohan? May ginagawa ka ba? Mukhang medyo irritable si Cyrus at nagtanong kay Rafael. Okay, ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling. Isang bakas na pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Rafael, at pagkatapos ay dumiretso siya sa kinatatayuan ni Cyrus. Dahil hindi umiinom si Cyrus ng borrowing pill sa oras na ito, halatang mas mabagal ang kanyang reaksyon. Halos sa isang iglap ay sumugod si Rafael sa harap ni Cyrus, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kanang kamay at inampas ito sa balikat ni Cyrus. Bang! Isang malakas na putok. Naramdaman ni Cyrus na parang tinadtad ng palakol sa kanyang balikat at nahulog siya sa lupa. May bakas ng pagkadismaya si Rafael sa kanyang mga mata matapos makitang bumagsak si Cyrus dahil inaasahan na niya ang ganoong sitwasyon. Kung tutuusin, napakalaki pa rin ang pagitan ni Cyrus at Rafael. Laban kay Cyrus, maaaring hindi siya marunong gumamit ng espada. At nakita rin ng mga taong nasa ilalim ng bundok ang eksenang ito sa malaking screen. Anong problema? Hindi naman basta-basta magpapatalo si Young Master de la Cruz, diba? How is this possible? Ang bilis naman matalo, diba? Ang lahat ng mga mandirigma sa loob ng bansa ay nagpakita ng nagulat na mga ekspresyon dahil hindi nila inaasahan na ang biglaang pagtatapos ng labanan ay magiging biglaan. Hindi matatalo ni Young Sect Master si Rafael kung wala ang tulong ni Shendan. Hindi napigilan ni Jaisel ang sinabi sa mahinang boses. At narinig ni Trixie ang mga salita ni Jaisel na may abnormal na desperado na ekspresyon sa kanyang mukha at mabilis na tinanong si Jaisel, ano ang dapat kong gawin ngayon?
Umakyat na ngayon ang iyong master, at wala na akong gagawin. Umaasa lang ako na maamin ng iyong master ang pagkatalo sa lalong madaling panahon, para magpakita ang pangalawang elder at mailigtas ang iyong master. Kung hindi, ang mapagpasyahan. Nagsimula na ang labanan, at hindi na gagawin ng pangalawang elder. Dahilan para makialam, walang magawang sabi ni Jaisel. Hindi ko inaasahan na matatalo si Young Master de la Cruz ng ganoon kabilis. Kinakabahang na pabuntong hininga si Trixie. Ang mga ekspresyon kay Victor at sa iba pa sa oras na ito ay labis na ipinagmamalaki. Bagamat hindi nila inaasahan na si Cyrus ay napakahina, alam nila na ang lakas ni Cyrus ay lubhang mababawasan kung hindi niya hiniram ang magic pill. Sa tuktok ng bundok, tumayo roon si Rafael at tumingin kay Cyrus, na nakahandusay sa lupa, at mahina hong sinabi. Hindi ko pa nagawa ang lahat ng aking makakaya sa palad na ito. Hindi mo na matitiis. Kung gagawin ko ang aking makakaya, ikaw ay magiging may dead end. Iba ako sa mga taong nasa paanan ng bundok, lahat sila umaasa na patayin ka sa kamay ko, pero wala akong hinanakit sa'yo, ayaw kitang patayin, aminin mo ang pagkatalo mo. Ngayon na. Bakit aaminin ang pagkatalo? Ito ay simula pa lamang. Ang mga taong ito ay naghihintay sa akin sa loob ng isang araw. Kung aaminin ko ang pagkatalo ngayon, tiyak na madidismaya sila. Ngunit sa sandaling ito, talagang tumayo muli si Cyrus. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng mga mandirigma sa loob ng bansa nang makitang muling tumayo si Cyrus. Inisip na lang nila na baka matalo talaga si Cyrus ng ganito. Tumingin si Rafael kay Cyrus pataas at pababa, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo nagulat. Ang ikinagulat niya ay hindi na kaya pang tumayo ni Cyrus, ngunit si Cyrus ay parang wala sa oras na ito. Dapat mong malaman na si Rafael ay isang master ng martial arts, at si Cyrus ay isang fifth dan martial artist lamang. Kahit na hindi ginamit ni Rafael ang kanyang buong lakas sa palad ng kanyang kamay, ginamit din niya ang kapangyarihan ng ikawalong layer. Gayunpaman, si Cyrus ay hindi nasaktan, nakahiga lang sa lupa, na talagang hindi ka panipaniwala. Paano mo nagawa? Sigaw ni Rafael kay Cyrus na may excited na ekspresyon. Kailangan ko bang ipaliwanag ito sa iyo? Tinapik ni Cyrus ang alikabok sa kanyang katawan at bahagyang sumagot. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Rafael, at pagkatapos ay sumugod siya kay Cyrus, itinaas ang kanyang kamao at hinampas ang dibdib ni Cyrus. Agad na umatras si Cyrus sa layo na 2 o 3 metro, at pagkatapos ay pinatatag ang kanyang katawan. Wala ka bang ganoong lakas? Tumingin si Cyrus kay Rafael at ngumiti, at nagtanong sa tonong nakakainis. Imposible. Imposible talaga. Sigaw ni Rafael sa tuwa. Pakiramdam niya, nang tumama ang kamao niya sa katawan ni Cyrus kanina lang, para itong tumama sa bulak. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi ito makakaapekto kay Cyrus. Kabanata 1503. Nakatagong lakas. Paano mo nagawa ito? Sigaw ni Rafael kay Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. You don't have to worry about how I did it, anyway, kahit sabihin ko sa'yo, hindi ka matututo. Walang pakialam na sumagot si Cyrus kay Rafael. Sa oras na ito, sumugod si Rafael sa harap ni Cyrus na parang baliw, at isa-isang sinuntok ang dibdib ni Cyrus. Gayunpaman, wala sa mga pag-ataking ito ang tila nakapagdulot ng anumang pinsala kay Cyrus. Si Jaisel sa paanan ng bundok ay naguguluhan din matapos makita ang eksenang ito, at hindi niya maintindihan kung paano ito ginawa ni Cyrus. Sa oras na ito, tanging ang pangalawang elder lamang ang nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon sa lahat ng mga taong naruroon. Dahil alam ng pangalawang elder sa kanyang puso na dapat ay ginamit ni Cyrus ang cheeky way. Kapag nalinang niya ang cheeky way sa 4th na palapag, magagamit niya ang kanyang hininga upang protektahan siya. Ang mga panloob na organo ng mga Meridian ay maaaring makayanan ang karamihan sa mga pag-atake ng kaaway sa ganitong paraan.
Siyempre, ito ay magagawa lamang kapag ang lakas ng dalawang panig ay magkatulad. Kung ang pagitan ng lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki, ito ay walang silbi. Mukhang hindi lang dapat maging fifth dan martial artist ang young master na yun, kung hindi, hindi niya kakayanin ang ganoong kabanggas na pag-atake ni Rafael. Palihim na bamantong hininga ang pangalawang matanda sa kanyang puso. Si Rafael, pagkatapos ng ilang beses na suntok kay Cyrus, ay nalaman niyang maayos pa rin si Cyrus, kaya pinigilan niya ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Bakit hindi ka lumaban? Nakangiting tanong ni Cyrus kay Rafael. Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo ngayon? Umisi si Rafael, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Sa tingin ko. Tiyak na uminom ka ng isang uri ng gamot na gamot para lumakas ang iyong katawan. Ngunit kahit na uminom ka ng gamot na tableta, ito ay walang silbi, kaya kung maghintay hanggang sa tabletang panggamot. Ang epekto na wala tapos sinimulan na kitang salakayin, anyway, may oras ako, ngayon matatalo kita kahit anong mangyari. Pil. Matapos marinig ni Cyrus ang pangungusap na ito, isang bakas ng pang-aalipusta ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi niyang blanco. Upang makitungo sa isang taong tulad mo, hindi ko kailangan ng tableta. Anong ibig mong sabihin? Hindi napigilan ni Rafael na tumahimik sandali. Napakaraming suntok mo ngayon lang, kunin mo na rin ang suntok ko. Malumanay na sagot ni Cyrus, pagkatapos ay pinandilatan ang kanyang anyo at direktang sumugod sa harap ni Rafael, itinaas ang kanyang kamao at hinampas ito patungo sa mukha ni Rafael. Hindi inaasahan ni Rafael na napakabilis ng bilis ni Cyrus, kaya itinaas niya ang kanang kamay dahil sa instinct. Boom! Isang malakas na putok. Nabangga ang kamao ni Cyrus sa kamao ni Rafael. Ang pakiramdam na ito ay para bang dalawang sasakyan ang nagbanggaan, at maging ang mga nasa ilalim ng bundok ay malinaw na naririnig ang malakas na ingay. Dati, sa pagitan ni na Cyrus at Rafael, si Rafael ay palaging nag-aaway, at si Cyrus ay binugbog. Ngunit sa pagkakataong ito, si Cyrus ang nagkusa. Nang tumama ang kamao ni Cyrus sa kamao ni Rafael, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rafael, umatras siya ng dalawang hakbang bago niya pinatatag ang kanyang katawan. At si Cyrus ay napaatras lamang ng kalahating hakbang. Paano ito posible? Tinitigan ni Rafael si Cyrus sa harap niya. Hindi niya akalain na magiging dahadaw siya sa laban na ito laban kay Cyrus. Dapat mong malaman na ang kaharian ni Cyrus ay isang fifth dan martial artist lamang, habang si Rafael ay isang tunay na martial arts master. Napakalaki pa rin ang perception ng dalawa. Sa normal na mga kalagayan, walang paghahambing sa pagitan ng mga martial artist at martial arts masters, ngunit si Cyrus ang may mataas na kamay ngayon na talagang hindi ka panipaniwala. Ang mga mandirigma sa paanan ng bundok ay lahat ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon sa oras na ito, dahil hindi nila inaasahan na ang unang putok ni Cyrus ay magkakaroon ng ganoong epekto. Tumingin si Jaycel kay Cyrus sa bundok na may pagtataka na ekspresyon, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi. Lumalabas na ang young master ay palaging nagtatago ng kanyang lakas. Nakatagong lakas. Saglit na natigilan si Trixie. Tama. Makikita sa suntok na ang young master ay hindi man lang fifth dan warrior. Dahil imposible para sa isang fifth dan warrior na magkaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan, no wonder willing ang young master. Huwag mong dalhin ang magic pill. Umakyat ka, nagtatago pala ng lakas ang young master. Mabilis na sigaw ni Jaycel. Bagamat napakalakas ng paghiram ng Shendan, mayroon talaga itong ilang limitasyon. Ibig sabihin, habang patuloy na bumubuti ang iyong lakas, unti-unting hihina ang epekto ng paghiram kay Shendan. Kapag ang isang martial artist na higit sa antas ng martial arts ay kumain ng borrowing god pill, ang epekto ay talagang kapareho ng kung hindi niya ito pinain. Sa makatuwid, ang kasalukuyang pag-asa ni Cyrus sa paghiram ng mga banal na table tas ay hindi masyadong malaki. Ang medyo nakapagtataka kay Jaycel ay nang makapasok si Cyrus sa kaharian. Total,
Noong unang nakita ni Jaycel si Cyrus ay isa pa ring rank 5 warrior. Kung gayon, tataas ba ang rate ng panalo ni Young Master De La Cruz? Hindi naiintindihan ni Trixie ang mga bagay na ito tungkol sa mga martial artist, at tinanong niya si Jaycel na kinakabahan. Saglit na nag-alinlangan si Jaycel, pagkatapos ay mahinang sinabi. Bagaman itinago ng Young Master ang kanyang lakas, sa palagay ko ay hindi niya naabot ang kaharian ng isang dalubhasa sa martial arts, kaya totoo na sila ni Rafael ang mananalo sa labanang ito. Hindi sigurado, ngunit ngayon ay malamang na tumaas ang winning rate ni Young Master De La Cruz. Ang sarap talaga. Naging excited ang ekspresyon ni Trixie matapos itong marinig. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Victor at ng iba pa sa oras na ito ay tila medyo pangit. Napakasimple lang ng dahilan, makikita rin nila na si Cyrus ay palaging nagtatago ng kanyang lakas. Hindi ba masyadong tuso itong si Cyrus, sadyang tinatago niya ang kanyang lakas? Nakasimangot na sabi ni Bernard. Kakayahan ni Cyrus na makalinlang ng napakaraming tao. Malumanay na sagot ni Diana. Oo, minamaliit namin itong Cyrus, pero ngayon, pakiramdam ko, itong Cyrus na ito ay parang handa na kahit anong gawin niya. Hindi siya tanga, sa kabaligtaran, napakatalino niya. Sinundan ito ng isang Victor. Kahit na itago nitong si Cyrus ang kanyang lakas, ano? Siguradong matatalo ni Rafael si Cyrus. Walang ingat na sabi ni Marlon. Umaasa ako. Marahan na ba maantong hininga si Gilbert? Sa oras na ito, laging nakatitig si Victor sa posisyon ni Cyrus. Sa isip niya, nagsimula na siyang magplano kung ano ang dapat niyang gawin kung talagang natalo si Rafael kay Cyrus. Yuanfa, sumama ka sa akin. Biglang sabi ni Victor. Saglit na natigilan si Hiyuan, pagkatapos ay mabilis na sinundan si Victor sa gilid. Tumingin si Diana sa magagandang mata ni Marlon, ngunit hindi siya umimik. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Victor na mag-isa, habang si Marlon ay nawala. Mister Ann, nasaan si Marlon? Mahinang tanong ni Diana. May gagawin ako sa kanya. Hindi nagpaliwanag si Victor at mahinang sumagot. Kabanata 1504. Nagsimula ang dakilang digmaan. Matapos marinig ang mga salita ni Victor, si Diana ay nagpakita ng kakaibang tingin sa kanyang magagandang mata, tumingin kay Victor ng bahagya at walang sinabi. Malabo na naramdaman ni Diana na ang inayos ni Victor para kay Marlon ay dapat na may kaugnayan sa labanan ni Cyrus at Rafael. Hindi masyadong malinaw si Diana sa nangyari. Ngunit kilalang kilala niya si Victor. Si Victor ay palaging ang uri ng tao na hindi susuko hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang mga layunin. Kaya lang, si Victor ang immediate boss ni Diana, kaya kahit may premonition si Diana ng isang bagay na hindi maganda, hindi na siya naglakas loob na magsabi pa. Sa tuktok ng bundok, tumingin si Rafael kay Cyrus sa harap niya na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, Cyrus, hindi ko inaasahan na itatago mo ang iyong lakas sa lahat ng oras. Kung hindi ko itinago ang aking lakas, paano mo ako bibigyan ng sugal? Paanong si Victor ay makataya sa akin ng buong kumpiyansa? Nakangiting sabi ni Cyrus kay Rafael. Ngayon lang kita minamaliit. Huminga ng malalim si Rafael at nagpatuloy. Ngunit paano kung itago mo ang iyong lakas? Hindi mo pa rin ako matatalo ngayon. Oo. Tumingin si Cyrus kay Rafael at nagtanong pabalik. Nag-alinlangan si Rafael sa loob ng 2 segundo, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Akala ko noong una ay hindi ito dapat gamitin laban sa mga taong tulad mo, ngunit ngayon ay tila minamaliit ko pa rin ang kaaway, at dapat ay ikaw ang makakapagpapahintulot sa akin. Gamitin ang Chindian Saber. Isa ba itong karangalan? Chindian Kuchilyo. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Rafael. At kinuha ni Rafael ang isang mahabang kutsilyo mula sa kanyang likuran.
ang mahabang kutsilyo ni Rafael ay berde sa buong buo. Naglalabas ng mga bagzo ng liwanag, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay parang makamandag na ahas, na parabang anumang oras ay maaaring tumusok sa puso ng kaaway. Ang Chindian Sword na ito ay ginawa ng unang eskrimador sa ating Hong Kong Island, at ginamit ng lolo ko ang espadang ito para talunin ang hindi mabilang na mga master sa iyong kalupaan. Kahapon, ibinigay sa akin ng lolo ko ang espadang ito. Akala ko noong una ay hindi ko na kailangan. Gamitin ang kutsilyong ito para harapin ka, ngunit ang iyong pagganap ay lumampas sa aking inaasahan, at isang malaking karangalan para sa iyo na hayaan akong gamitin ang kutsilyong ito. Mahinang sabi ni Rafael kay Cyrus. It's nothing more than a knife. Napakalakas ba nito? Sinabi ni Cyrus kay Rafael sa isang nakakainis na tono. Haha. Umisi si Rafael, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Pagsisisihan mo ang sinabi mo kanina. Stop talking nonsense, let's do it now. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Rafael, at pagkatapos ay diretso niyang ginalaw ang hininga sa kanyang katawan. Si Rafael ay isang dalubhasa sa martial arts, kaya napakahusay niya sa pagkontrol ng paghinga. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Chindian daw ay napapaligiran ng hininga ni Rafael. Pinaikit ni Cyrus ang kanyang mga mata at tumingin kay Rafael. Bagamat napaka-relax ng sinabi ni Cyrus kanina. Sa katunayan, hindi man lang pinabayaan ni Cyrus ang kanyang pagbabantay, dahil naramdaman din niya na ang kutsilyong Chindian ni Rafael ay talagang napakalakas. Mapanganib. Tawagan mo. Angal ni Rafael kay Cyrus. Sa isang iglap, isang walang kapantay na hininga ang bumuga sa Chindian daw. Malabo na nararamdaman ni Cyrus ang hiningang ito na lumilipad patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Napakabilis din ang reaksyon ni Cyrus, at direktang iniwasan niya ang mapanganib na aura. Ang hininga ay naglazlez sa bato sa likod ni Cyrus, direktang pinutol ang bato sa likod ni Cyrus sa dalawang hati. Dahan-dahang ibinaling ni Cyrus ang kanyang ulo at sumulyap sa bato sa likod niya. At may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, dahil hindi niya inaasahan na ang sword chi ni Rafael ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kabagsikan. Sa kabutihang palad, ang bilis ng reaksyon ni Cyrus ay medyo mabilis ngayon. Kung ang bilis ng reaksyon ni Cyrus ay medyo mabagal ngayon, malaki ang posibilidad na direktang mahahati siya sa sword chi na ito. Tumingin si Cyrus kay Rafael sa kanyang harapan, at naramdaman niya na si Rafael sa oras na ito ay halatang pinapatay siya. At lahat ng nasa paanan ng bundok ay nakita rin ang eksenang ito, at lahat sila ay naramdaman na talagang gustong patayin ni Rafael si Cyrus sa oras na ito. Kinakabahang tumitig si Jaisel sa screen, alam niya sa kanyang puso na si Rafael ay nagsiseryoso na mula ngayon. Bagamat tinagong nga ni Cyrus ang kanyang lakas. Si Rafael mismo ay isang master ng martial arts, at sa oras na ito ay may tulong pa rin si Rafael ni Chindian daw, kaya malaki pa rin ang kalamangan ni Rafael. Napakasulem din ang ekspresyon sa mukha ni Victor. Bagamat nararamdaman niya na napakahusay ni Rafael sa panahong ito, alam din niyang hindi ganoon kadali para kay Rafael na talunin si Cyrus ngayon. Si Victor, na siya na ang panalong sarili, ay kinabahan sa sandaling ito. At hinawakan ni Rafael ang kutsilyo ng Chindian at mahinahong tumingin kay Cyrus sa harapan niya. Sa oras na ito, ang ugali ni Rafael ay dumanas ng napakalaking pagbabago. Kung aaminin mo na ang pagkatalo mo ngayon, huli na ang lahat, o kung maghintay ako ng ilang sandali, baka wala ka ng pagkakataong umamin ng pagkatalo. Sabi ni Rafael kay Cyrus sa mahinang boses. Bakit ang dami mong kalokohan? Malamig na sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay dumiretso sa kinatatayuan ni Rafael. Ang bilis ni Cyrus ay napakabilis, at sumugod siya sa harap ni Rafael sa isang iglap. At ang bilis ng reaksyon ni Rafael ay napakabilis din, at ang backhand ay isang kutsilyo chi.
Matapos makita ni Cyrus ang sword chi na lumilipad, mabilis siyang lumiko sa gilid para magtago. Isang bakas ng pagpatay na layunin ang sumilay sa mga mata ni Rafael, at ang Chindian saber sa kanyang kamay ay patuloy na kamakaway. Sa isang iglap, isa-isa, ang sword chi ay baliw na lumipad patungo sa posisyon ni Cyrus. Alam ni Cyrus kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng sword chi ni Rafael. Kaya hindi siya naglakas loob na gamitin ang kanyang katawan para labanan ang sword chi, kaya maaari lamang niyang piliin na iwasan ito. Bagamat iniiwasan ni Cyrus ang sword energy ni Rafael, hindi tumigil si Cyrus sa paghahanap ng mga pagkakataon, ngunit patuloy na lumalapit kay Rafael. Alam na alam ni Cyrus sa kanyang puso na bagamat nakakatakot ang sword chi ni Rafael, hanggat napalapit siya kay Rafael, walang paraan na mabitawan ang sword chi ni Rafael. Pagkalipas ng ilang segundo, sa wakas ay nakahanap si Cyrus ng angkop na pagkakataon, agad siyang sumugod sa harap ni Rafael, at pagkatapos ay sinuntok ang ulo ni Rafael. Boom! Dumagundong ang suntok ni Cyrus na may nakabibinging tunog ng pagbasag ng hangin. Sa ganoong sitwasyon, si Cyrus ay hindi nag-iwan ng kahit anong puwang para sa kanyang sarili, at ginawa ni Cyrus ang kanyang makakaya para sa suntok na ito. Dapat mong malaman na ang kasalukuyang Cyrus ay isa lamang siyam na Dan martial artist. Hindi pa talaga siya nakakalusot para maging master ng martial arts, ngunit ang lakas ng suntok na ito mula kay Cyrus ay maihahambing sa isang tunay na master ng martial arts, at maaaring maging master pa siya ng martial arts. Kahit ang mga masters ay hindi nakikita ang suntok ni Cyrus. Kabanata 1505. Split Sky. Sinadya ni Cyrus na itago ang kanyang lakas, ang layunin ay hayaan si Victor at ang iba pa na kumuha ng pain. Gayunpaman, ngayon ay nakamit na ang layunin ni Cyrus, ngunit nakakaramdam ng kaunting awa si Cyrus na hindi siya nakalusot sa kaharian ng mga martial arts masters bago magsimula ang digmaan. Kung si Cyrus ay nasa larangan ng mga martial arts masters sa oras na ito, pagkatapos ay posible na makitungo kay Rafael. Ay magiging mas madali. Pagkatapos ng lahat, si Cyrus ay nagkaroon ng tulong ni Zuan Chenzhenhuaquan at Qiwei. Kung siya ay nasa parehong antas, magiging mahirap para sa mga ordinaryong tao na talunin si Cyrus. Ngunit sa kasamaang palad, si Cyrus ay mas masahol pa sa isang antas kaysa kay Rafael. At mayroon ding mahalagang agwat sa pagitan ng ranggong siyam na mandirigma at ng mga masters ng martial arts. Ang mga mata ni Rafael ay kumislap sa pagkagulat nang makita niya ang suntok ni Cyrus. Mukhang hindi niya akalain na ang suntok ni Cyrus ay maaaring sumabog sa sobrang lakas. Gusto kong makita kung mahaharangan ng kutsilyo ng Chindian ang suntok mo. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Rafael, at pagkatapos ay direktang inilagay ang Chindian saber sa kanyang harapan. Bang! Sa malakas na ingay, direktang tumama ang kamao ni Cyrus sa likod ng kutsilyo ng Chindian. Malinaw na naramdaman ni Rafael na ang nakakatakot na kapangyarihan ni Cyrus ay tumagos sa talon ng Chindian saber. Kung hindi hawak ni Rafael ang Chindian saber sa oras na ito, malamang na siya ay direktang madudurog ng suntok ni Cyrus. Si Rafael ay hindi nang ahas na maging pabaya, itinurok niya ang lahat ng hininga sa kanyang katawan sa Chindian saber. At ang panig ni Cyrus ay patuloy ding tumataas ang lakas nito. Obviously, pareho nilang ginawa ang lahat sa oras na ito. Ang paa ni Cyrus ay natapakan ng malalim na butas, at ang sitwasyon sa panig ni Rafael ay hindi gaanong maganda. Tumayo ka! Sigaw ni Rafael, at pagkatapos ay pinalakas ang kanyang mga kamay. Si Cyrus ay direktang napatalbagan ng lakas ni Rafael, at pagkatapos ng dalawang sunod na hakbang pabalik, pinatatag niya ang kanyang katawan. Tumingin si Cyrus kay Rafael na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Hindi niya akalain na talagang aasa si Rafael sa kutsilyo ng Chindian para harangin ang suntok na nasuntok niya. Napakaseryoso din ang ekspresyon ng mukha ni Rafael sa oras na ito. Dahil sa laban ngayon lang,
walang tigil na nanginginig ang kutsilyo ng Chindian, at ramdam pa rin ni Rafael ang bahagyang pananakit ng kanyang kanang kamay habang hawak ang kutsilyong Chindian. Hindi talaga maintindihan kung bakit si Cyrus ay isang pangsyam na ranggo na martial artist, kung bakit siya nagtataglay ng napakagandang kapangyarihan. Gayunpaman, bahagi ng dahilan kung bakit nagawang tamaan ni Cyrus ang gayong marahas na diskarte sa boxing ay ang Zuan Chenzhen Wakuan mismo ang nangungunang diskarte sa boxing. At ang kapangyarihan nito ay natural na hindi inaasahan. Siyempre, nariyan din ang tulong ni Chi Ju para kay Cyrus. Sa huli, binago ng kwentsyang pila ang pisikal na kalidad ni Cyrus, kaya ang pisikal na lakas ni Cyrus ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong mandirigma. Ang kombinasyon ng lahat ng mga kadahilanang ito ang nagbibigay kay Cyrus ng lakas upang labanan si Rafael. Gusto kong makita kung hanggang kailan magtatagal ang kutsilyo mo ngayon. Tumingin si Cyrus kay Rafael at nagpakawala ng mahinang ungol, pagkatapos ay sumugod muli sa kinatatayuan ni Rafael. Sa isang iglap, sumugod si Cyrus sa harap ni Rafael, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at muling hinampas ito patungo sa dibdib ni Rafael. Malinaw na mas mabagal ang suntok ni Cyrus kaysa sa naunang suntok. Pero sobrang nakakamangha ang lakas ng suntok ni Cyrus. Muling itinaas ni Rafael ang kutsilyong Chindian sa kanyang kamay matapos makita ang pagbaril ni Cyrus. Boom! Isang malakas na putok. Ang kamao ni Cyrus ay tumama ng malakas sa Chindian knife. Napaatras si Rafael ng dalawang hakbang at saka pinatatag ang kanyang katawan. Sa oras na ito, ang Chindian saber sa kamay ni Rafael ay walang tigil na nanginginig, na parabang nakaranas ito ng napakarahas na epekto. Nararamdaman ni Rafael na ang boxing ni Cyrus ay kakaiba. Minsan ang bilis ay kamangha-mangha, at kung minsan ito ay napakalakas, si Rafael ay hindi makahanap ng angkop na paraan upang harapin ang boxing ni Cyrus sa oras na ito. Sa makatuwid, maaari lamang piliin ni Rafael na gamitin ang kutsilyo ng Chindian upang labanan ang pag-atake ni Cyrus. Ngunit hindi alam ni Rafael kung gaano katagal ang Chindian na kutsilyo sa kanyang kamay ay tatagal. Zuan Chenzhen Wakuan, galit na mga alon. Galit na umungol si Cyrus, pagkatapos ay sumugod muli kay Rafael, sinuntok siya ng malakas sa kutsilyong Chindian ni Rafael. Muling umatras si Rafael. Zuan Chenzhen Wakuan, hatiin ang lupa. Kaagad na sinundan si Cyrus, muli siyang sumuntok. Muling humampas ang kamao ni Cyrus sa kutsilyo ng Chindian, at muling umatras si Rafael. Zuan Chenzhen Wakuan, Xin Shu. Muling sumuntok si Cyrus. Kakaiba ang eksena sa oras na ito. Si Rafael, na may malaking kalamangan ngayon, ay binugbog ni Cyrus at hindi na nagawang lumaban. Isa-isang sinuntok ni Cyrus ang katawan ni Rafael. Sa kabilang banda, sunod-sunod na umatras si Rafael, at ang Chindian saber sa kanyang kamay ay patuloy na nanginginig. Sa oras na ito, sinubukan na ni Cyrus ang kanyang makakaya, at wala na talagang puwang. Matapos suntukin ni Cyrus si Rafael ng higit sa 10 beses na sunod-sunod. Ang ekspresyon sa mukha ni Rafael ay labis na galit, ngunit wala siyang magawa dahil si Rafael ay hindi makahanap ng anumang pagkakataong lumaban. Matapos makita ng mga tao sa paanan ng bundok ang eksenang ito, may mga taong natuwa at ang iba ay nag-aalala. Ang mga ekspresyon sa mukha ng mga mandirigma sa loob ng bansa ay labis na nasasabik. Dahil mula sa simula hanggang ngayon, si Cyrus ay nasa isang pasibo na estado, at si Rafael ang nangunguna sa halos lahat ng oras. Ngunit sa oras na ito, ang sitwasyon ay sumailalim sa isang nakakagulat na pagbaliktad, at si Cyrus ang may kapangyarihan. Bukod dito, si Rafael ay nabugbog na at walang kapangyarihang lumaban. Nakakamangha talaga si Master de la Cruz. Oo, ngayon ko lang naisip na baka matatalo si Young Master de la Cruz, pero hindi ko inaasahan na itatago ni Young Master de la Cruz ang kanyang lakas sa lahat ng oras. Pusta ako ng 500,000 kay Master de la Cruz sa pagkakataong ito, at dapat manalo si Master de la Cruz. Bulong ng mga mandirigmang iyon na umalalay kay Cyrus.
ang mga ekspresyon sa mga mukha ni Jaisel Frixie ay labis ding nasasabik sa oras na ito. Dahil alam nila na kung patuloy silang maglalaban ng ganito, kung gayon ay may malaking pag-asa pa rin si Cyrus na matalo si Rafael. Napakapangit ng mga ekspresyon sa mukha ng mga mandirigmang iyon na sumuporta kay Rafael sa oras na ito, dahil hindi nila akalain na magiging ganito ang resulta. Si Rafael sa tuktok ng bundok ay sunod-sunod na umatras, ngunit sa oras na ito ay umatras siya sa gilid ng bundok, kaya sa oras na ito ay walang paraan si Rafael para umatras. Kung patuloy siyang atras, maaaring si Rafael ay diretsyong mahulog sa bangin. Ngunit sa oras na ito, tila hindi sumuko si Cyrus sa kanyang pag-atake kay Rafael. Suan Chen San Wakuan, hatiin ang langit. Sa sandaling ito, umungal muli si Cyrus, at pagkatapos ay biglang sumuntok. Malinaw, ang suntok ni Cyrus ay mas mabangis kaysa dati, at ang bilis ay mas nakakamangha. Kabanata 1506. Bullying. Pakiramdam ni Cyrus ay parang kidlat na humahampas sa dibdib ni Rafael. Bagamat hindi pa tumatama ang kamao ni Cyrus kay Rafael, ramdam pa rin ni Rafael ang lakas ng suntok ni Cyrus na parang naging malamig ang hangin sa paligid. Pinilit mo akong gawin ang lahat ng ito. Umungol si Rafael kay Cyrus at pagkatapos ay direktang itinaas ang kutsilyong chindian sa kanyang kamay. Malinaw na sa pagkakataong ito ay hindi nagtatanggol si Rafael, ngunit nagkusa siyang salakayin si Cyrus. Sa isang iglap, isang hindi mapapantayang kahangahangang hininga ang bumuga mula sa katawan ni Rafael. Itinaas ni Rafael ang kutsilyong chindian sa itaas ng kanyang ulo, at pagkatapos ay direktang tumakbo sa ulo ni Cyrus at tinadtad ito. Malinaw, talagang nagplano si Rafael na labanan si Cyrus ng desperadong sa oras na ito. Ngayon ang paghahambing ay kung sino sa kanilang dalawa ang mas malakas at kung sino ang mas mabilis. Kung ang kutsilyo ni Rafael ay unang tumama sa katawan ni Cyrus. Tiyak na mamamatay si Cyrus, ngunit kung ang kamao ni Cyrus ay unang tumama sa katawan ni Rafael, pagkatapos ay diretsyong mahuhulog si Rafael sa bangin at mamamatay. Tumingin si Cyrus kay Rafael sa harapan niya, na parang hindi niya sinasadyang umatras. At tumingin si Rafael kay Cyrus at hindi niya sinasadyang umatras. Lahat ng mga mandirigmang naroroon ay tuwang-tuwa na tumingin sa screen. Dahil alam nila sa kanilang mga puso na pagkatapos ng paglipat na ito, ang labanan sa pagitan ng dalawa ay maaaring mapagpasyahan. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay sa pagitan ng langit at lupa. Ang lahat ng naroroon ay hindi man lang naglakas loob na kumurap dahil sa takot na may mawala. Gayunpaman, ang kamao ni Cyrus ay tumama na sa dibdib ni Rafael, ngunit ang chindian na kutsilyo ni Rafael ay hindi tumama kay Cyrus. Ang kutsilyong chindian ay nakasabit sa itaas ng ulo ni Cyrus, at maaari itong tumama kay Cyrus nang wala pang isang sentimetro ang layo. Ngunit sa huli, ang bilis ni Cyrus ay medyo mas mabilis. Paf! Nagluwa si Rafael ng isang subo ng dugo, ngunit hindi siya nahulog sa bangin. Dahil sa mga sandaling iyon, natatakot pa rin si Rafael. Kaya't itinoon niya ang hininga sa kanyang katawan sa kanyang mga binti, at pagkatapos ay tinapakan ang kanyang paa, na nakatapak sa dalawang malalaking malalim na hukay sa lupa. Upang matiyak na hindi mahuhulog si Rafael. Off the cliff matapos masuntok ni Cyrus. Ang lahat ng naroroon ay nagpakita ng gulat na ekspresyon matapos makita ang eksenang ito, dahil walang nag-iisip na ang suntok ni Cyrus ay direktang magsusuka ng dugo mula kay Rafael. Dati, maraming tao ang nag-iisip na si Cyrus ay hindi maaaring maging kalaban ni Rafael, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang ekspresyon sa mukha ni Victor sa oras na ito ay kasing pangit nito. Puno rin ng pag-aalala ang magagandang mata ni Diana, at nalaman din niyang hindi na bumalik si Marlon mula nang umalis siya. Sa oras na ito, malabo na niyang nahulaan ang ginagawa ni Marlon sa kanyang puso. Nanalo ba si Young Master de la Cruz? Tuwang-tuwang tanong ni Trixie kay Jaisel. Narinig ni Jaisel ang mga salita ni Trixie at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo at sumulyap sa tuktok ng bundok,
at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Dapat nanalo ang Young Master, tama ba?" "Talagang nanalo si Master de la Cruz." "Oo, hindi ka panipaniwala, talagang nanalo si Young Master de la Cruz." "Nakakamangha talaga si Master de la Cruz." Ang mga mandirigma sa loob ng bansa ay nagsimulang magsaya sa isa't isa, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi pangkaraniwang nasasabik. Pagkatapos ng lahat, kinatawa ni Cyrus ang mga mandirigma sa loob ng bansa sa pagkakataong ito. Kaya kung mananalo si Cyrus sa oras na ito, nangangahulugan ito na nanalo ang mga mandirigma sa loob ng bansa. At pinipili ng karamihan sa mga mandirigma sa loob ng bansa na tumaya sa katawan ni Cyrus, kaya natural na tuwang-tuwa sila sa pagkakataong ito. Kung ikukumpara sa mga mandirigmang iyon sa kaloob-looban, ang mga ekspresyon ng mukha ng mga mandirigmang iyon sa Hong Kong Island ay napakapangit. Kung tutuusin, karamihan sa kanila ay sumusuporta kay Rafael, ngunit sinong mag-aakala na ang ganitong resulta ay haantong sa huli? Tandang padamdam. Akala ko noong una ay hindi si Cyrus ang magiging kalaban ni Master Zuran nang hindi humiram ng magic pill, ngunit hindi ko inaasahan na si Cyrus ay magtatago ng kanyang lakas sa lahat ng oras. Oo, masyadong tuso itong si Cyrus. Hoy, ang mga mandirigma sa ating Hong Kong Island ay hindi kasing galing ng mga mandirigma sa loob ng bansa. Tinatayang kong ang insidenteng ito ay lumaganap ngayon, baka ang mga mandirigma sa ating Hong Kong Island ay mas mababa sa iba. Napabuntong hininga ang karamihan sa kalungkutan. Ang pangalawang elder ng Monkey Sect ay napapikit sa posisyon ng screen, at may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, dahil pakiramdam niya ay hindi dapat natalo si Rafael. Dahil ang hininga ni Rafael ay umiiral pa rin, at ito ay palaging nasa pinakamataas na antas. Kahit na ang suntok ni Cyrus ay tumama sa dibdib ni Rafael ngayon, at si Rafael ay nagsuka ng dugo, hindi ito nagdulot ng anumang nakamamatay na pinsala kay Rafael. At nalaman din ni Cyrus ang impormasyong ito sa pamamagitan ng paraan ng pagmamasid sa Chi. Kaya sa oras na ito ay hindi nang ahas si Cyrus na maging pabaya, at tinitigan ang posisyon ni Rafael na may seryosong ekspresyon. "Cyrus, inaamin ko na talagang mahigpit kang kalaban, lahat kami ay minamaliit ka." Sa sandaling ito, tumingin si Rafael kay Cyrus at Ninishan. "Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang katawan mo." Sabi ni Cyrus kay Rafael sa nagulat na tono. "Mabuti na lang at sinuot ko ang damit na ito bago umakyat sa bundok, kung hindi, ngayon mo lang talaga ako natambas sa suntok." Hinubad ni Rafael ang kanyang damit habang nagsasalita. Nang habarin ni Rafael ang kanyang damit, natuklasan ni Cyrus na si Rafael ay may suot na baluti sa loob ng kanyang damit. Ang baluti ay pilak at puti, na parang hinabi mula sa maraming kaliskis. Gayunpaman, ang baluti na ito ay isa ring napakatanyag na kayamanan sa Hong Kong Island, at maaari pa itong ay pandalon sa Chindian daw. Kung ang baluti na ito ay hindi nakatulong kay Rafael na ibahagi ang halos lahat ng lakas ng suntok ni Cyrus, tinatantya na ngayon ay maaaring hindi na makatayo si Rafael. Tungkol saan ba lahat ng ito? Oo, bawal humiram ng Divine Pill si Young Master de la Cruz, ngunit lihim na sinusuot ni Rafael ang armor at hawak ang Chindian Saber. Hindi ba ito isang pagpapakita ng pambubuli? Walang hiya talaga itong si Rafael. Matapos makita ang baluti ni Rafael, ang mga mandirigma sa loob ng bansa ay nagsimulang sumigaw, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi pangkaraniwang galit. Nakakahiya din ang mga ekspresyon sa mukha ng mga mandirigma sa Hong Kong Island. Kung tutuusin, bawal daw uminom si Cyrus ng tableta ng gamot. Ngayon ay nakasuot na si Rafael ng armor at hawak ang kutsilyong Chindian. Totoo nga ito. Medyo hindi makatwiran. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Victor ay labis na ipinagmamalaki. Wala siyang pakialam kung ito ay patas o hindi patas. Isa lang ang nasa isip niya, iyon ay, dapat talunin ni Rafael si Cyrus. Kabanata 1507. Wala kang ganitong pagkakataon. Sa tuktok ng bundok.
Hinubad ni Rafael ang armor sa kanyang katawan at itinapon ito sa isang tabi. Dahil ang armor ay nakatiis na ng napakalaking impact kanina, kaya ang armor ay ganap na nasira sa oras na ito, at hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagsusuot nito. Sa katawan. Cyrus, ikaw ang unang kalaban na nakilala ko, ngunit sa tingin ko ay napakalakas mo. Tumingin si Rafael kay Cyrus at bumantong hininga, pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mo ako kalaban ngayon. Pagkasabi nito, marahas na umiwas si Rafael. Sa isang iglap, isang napakalakas na hininga ang lumabas sa katawan ni Rafael. Malinaw, ang hininga sa katawan ni Rafael sa oras na ito ay halatang mas nakakatakot kaysa dati. Nang pumutok ang mga hiningang ito, naging itim ang lahat ng malalaking screen sa paanan ng bundok. Anong meron? Oo, anong nangyayari dito? Baka naman kasi nakakatakot ang hininga ni Mr. Zuran kaya umitim ang screen. Anong problema? Ngayon lang naman, bakit biglang nag-black ang screen? Excited na naghiyawan ang mga naroroon na mandirigma. At hindi masyadong nagulat si Victor sa sitwasyong ito sa oras na ito, dahil alam niya sa kanyang puso na nawalan ng kapangyarihan si Marlon. Everyone, I'm really sorry. Nagkaroon ng konting problema sa linya namin ngayon. Nagmamadali ang staff sa pag-aayos. Please wait patiently. Sa oras na ito, tumayo ang isang tauhan at nagpaliwanag. Bakit may pagkawala ng kuryente sa ganitong kritikal na oras? Gaano katagal bago ayusin? Oo, bakit nakaon ang power ng ganitong oras? Nakaka-disappoint naman diba? Ang mga mandirigmang naroroon ay sumigaw na may kakaibang pananabik. Lahat, susubukan naming ayusin ito. Walang magawang ekspresyon ang sagot ng staff, saka tumalikod at umalis. Nilingga ni Diana ang kanyang ulo at sinulyapan si Victor. Nalaman niya na ang mga ekspresyon ni na Victor at Victor ay hindi pangkaraniwang kalmado sa oras na ito, at ang katahimikan ay nagparamdam sa mga tao na hindi ka panipaniwala. Dapat mong malaman na sina Victor at Cyrus ay may kontrata sa pagsusugal. Kung matalo si Rafael kay Cyrus ngayon, ito ay higit na kahihiyan para sa mga mandirigma sa Hong Kong Island, at walang anumang malaking kawalan. Ngunit iba ang Victor, dahil kung mananalo si Cyrus, ang buong pamilya ng Anne ay magiging Cyrus, na isang mapangwasak na dagok sa Victor. Sa makatuwid, dapat na mas alalahanin ni Victor ang kahihinatnan ng labanang ito kaysa sinuman. Ngunit sa oras na ito, hindi tumugon si Victor pagkatapos ng pagkawala ng kuryente, at tahimik na tumayo sa lugar. Ipinapakita nito na maaaring matagal nang naisip ni Victor ang pagkawala ng kuryente. Mabilis na naalala ni Diana si Marlon na matagal nang nawala. May kinalaman ba ang pagkawala ng kuryente sa Marlon? Hindi napigilan ni Diana ang buntong hininga sa kanyang puso. At sa tuktok ng bundok. Halatang na-stimulate si Rafael sa suntok ni Cyrus ngayon, kaya sa mga oras na ito ay pumasok sa White Hot Stage ang labanan sa pagitan ng dalawa. Pinili ni na Cyrus at Rafael ang pinakasimpleng labanan ng santukan, karaniwang isang suntok at isang suntok. Ngunit pagkatapos ng maraming kamay sa kamay na labanan, nalaman ni Rafael na ang physical na fitness ni Cyrus ay maraming beses na mas malakas kaysa sa kanya, at hindi niya maaaring samantalahin ang malapit na pakikipaglaban kay Cyrus. Who the hell are you? Bakit nakakakilabot yang katawan mo? Tinitigan ni Rafael si Cyrus at sumigaw. Ordinaryong tao lang ako. Tumingin si Cyrus kay Rafael at sumagot sa napakakalmang tono. Hindi, imposibleng mangyari. Nakipag-ugnayan na ako sa martial arts mula noong ako ay 5 taong gulang. At sa araw-araw na pagsasanay lamang ako magkakaroon ng kasalukuyang pisikal na lakas, ngunit ikaw ay nakikipag-ugnayan lamang sa martial arts para sa wala pang 1 taon, paanong posible? Paano ka magkakaroon ng nakakatakot na katawan? Ito ay ganap na imposible. Sigaw ni Rafael kay Cyrus na parang baliw. Dapat mong malaman na noon pa man ay labis na ipinagmamalaki ni Rafael ang kanyang katawan.
Ngunit pagkatapos ng labanan kay Cyrus ngayon lang, ang tiwala sa sarili ni Rafael ay tuluyang nawasak ni Cyrus. Kaya naman sobrang excited siya sa mga oras na ito. Ordinaryong tao lang ako sa simula, pero dahil lang sa nakain ko ang kwentsyang pil kaya ako naging mandirigma. Walang intensyon si Cyrus na magtago ng anuman kay Rafael, at direktang ipinaliwanag ito. Kwentsyang pil. Natigilan si Rafael nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ng 2 segundong katahimikan, tumawa siya ng malakas. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Cyrus kay Rafael na may nagtatakang ekspresyon. Talagang kumain ka ng God Kwentsyang Pil. Ulit ni Rafael sa mahinang boses. Hindi mo ba kayang kainin ang bagay na iyon? Tanong ni Cyrus sa casual na tono. Hindi ko ine-expect na napakaganda ng swerte mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang Kwentsyang Pil? Alam mo ba kung ilang mandirigma sa mundo ang namatay para sa Kwentsyang Pil, pero wala kang ginawa? Makakakuha ka ng Kwentsyang Pil mamaya. Ang swerte mo talaga. Kinagat ni Rafael ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Cyrus. Napakahalaga ng Kwentsyang Pil na ito. Tanong ni Cyrus na may nagtatakang ekspresyon. Kalokohan, ang Kwentsyang Pil siyempre ay mahalaga, ito ang pil na pinapangarap ng lahat ng mandirigma sa mundo. Walang imak na sigaw ni Rafael. Kung gayon ay hindi ko talaga alam na ang bagay na ito ay napakahalaga sa oras na iyon. Ang sabi ng matanda na ang aking kakayahan ay mahirap. Pagkatapos kumain ng Divine Temper ang pil, ang aking kakayahan ay mas mabuti, kaya't kumain na lang ako. Malumanay na paliwanag ni Cyrus. Tiningnan ni Rafael ang hindi pangkaraniwang walang imak na ekspresyon sa mukha ni Cyrus, hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngayon. Si Johnny ay naghahanap ng Divine Kwentsyang Pil sa buong buhay niya, dahil kung kakainin ni Johnny ang Divine Kwentsyang Pil, maaaring direktang makalusot siya sa Double Star Grandmaster. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng lakas upang labanan si Kenny. Posible na si Johnny ay hindi kailanman nakakalap ng mga panggamot na materyales na kailangan para sa Divine Kwentsyang Pil sa buong buhay niya, na siyang pinakamalaking pagsisisi sa kanyang puso. Kung alam ni Johnny na hinayaan ni Kenny si Cyrus na kumain ng napakamahal na kwentsyang pil ng basta-basta, malamang nasamuka siya ng dugo kaagad. Kahit kainin mo ang hiram na tableta, ano ang magagawa mo? Kung matatalo ka pa rin sa akin ngayon. Biglang ibinuka ni Rafael ang kanyang bibig at sinigawan si Cyrus. Kung mayroon ka pa ring mga kasanayan na hindi mo ginagamit, bilisan mo at gamitin ang mga ito. Nag-aalala ako na maaaring hindi mo na magkaroon ng pagkakataong ito ng ilang sandali. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Rafael. At hindi napigilan ni Rafael na mapamura pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Hindi ko talaga alam kung saan nagmumula ang iyong pagtitiwala. Pagkatapos sabihin ito, ang kanang kamay ni Rafael ay bahagyang kumaway, at ang kutsilyo ng Chingyan ay direktang lumipad sa kamay ni Rafael. Kabanata 1508. Nanalo si Cyrus. Cyrus, kung magagawa mo ang paglipat ko ngayon, aaminin ko ang pagkatalo ko. Sabi ni Rafael kay Cyrus sa mahinang boses. Ayos ito. Bahagyang tumango si Cyrus. Huminga ng malalim si Rafael, at pagkatapos ay direktang inilagay ang Chingyan Saber sa kanyang kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Sa isang iglap, hindi mabilang na hininga ang bumuhos ng direkta sa Chingyan Saber sa kamay ni Rafael. Sa oras na ito, naramdaman ni Rafael na parang may hawak siyang 10,000 pound na timbang. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na masakit, at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. At alam ni Cyrus na inilabas ni Rafael ang kapangyarihan na hindi kayang tiisin ng kanyang katawan sa mga oras na ito, kaya naging ganito siya. Dahan-dahang naglakad si Rafael papunta sa kinatatayuan ni Cyrus. Sa oras na ito, ang bawat hakbang na ginawa ni Rafael ay napakahirap, at dahan-dahang umaagos ang dugo mula sa ilong ni Rafael. Alam ni Cyrus na maaaring ito na talaga ang huling shot ni Rafael.
Kapag ginamit ang hakbang na ito, malamang nawala na si Rafael ng lakas para ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Cyrus. Devil Eater. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Rafael, at pagkatapos ay iniwasto ng malakas ang Chindian Saber sa kanyang kamay. Kitang-kita ni Cyrus ang isang itim na talam na humahanggos patungo sa kanyang posisyon sa napakabilis na bilis. Nakatayo sa pwesto, si Cyrus ay may kakaibang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos huminga ng malalim, dahan-dahan niyang sinabi, "Zuan Chenzen Wakuan, ang huling anyo, Invisible Yin at Yang." Nang matapos ang mga salita ni Cyrus, ang aura sa kanyang katawan ay biglang naging dalawang kulay ng itim at puti. At ang mga aura ng dalawang kulay ay patuloy na nagtatagpo, at sa wakas ay bumuo ng Tai Chi Gossip Diagram ng direkta sa harap ni Cyrus. Ang Tai Chi Bagua Diagram ay lumipad patungo sa itim na talim ni Rafael sa napakabagal na bilis. Boom! Sa sandaling nagbanggaan ang dalawa, nagkaroon ng malakas na putok. Kahit na ang mga mandirigma sa paanan ng bundok ay narinig ang malakas na ingay. Minsang sinabi ni Kenny kay Cyrus na ang huling anyo ng Zuan Chenzen Wakuan ay kailangang ma-realize ni Cyrus mismo sa labanan. Kaya sinusubok ito ni Cyrus sa lahat ng oras, ngunit sa huli ay biglang nag-react si Cyrus, marahil Zuan Chenzen Wakuan the last ang anyo ng ay hindi isang suntok. Malinaw, tama ang hula ni Cyrus. Ang huling hakbang ni Zuan Chenzen Wakuan ay hindi isang boxing technique, ngunit isang defensive move. Ang lahat ng mga diskarte sa boxing ng Zuan Chenzen Wakuan ay pangunahing nakakasakit, ngunit ang huling ito lamang ang nagtatanggol. Sa oras na ito, napakasaya ni Cyrus na napagtanto niya ito. Kung hindi ito napagtanto ni Cyrus, magiging mahirap para sa kanya na gawin ang huling hakbang ni Rafael ngayon. Tiningnan ni Rafael ang eksena sa harap niya gamit ang kanyang mga mata at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakahindi kapanipaniwala. Dahil nalaman niyang ang Tai Chi Diagram ni Cyrus ay talagang nilalamon ang kapangyarihan ng kanyang sariling espada chi unti-unti. Sa huli, diretsyong nawala ang sword chi ni Rafael. Paf! Halos sinubukan ni Rafael ang kanyang makakaya upang gawin ang hakbang na ito na madaling nalutas ni Cyrus. Dumura si Rafael ng isang subo ng dugo at pagkatapos ay humiga siya sa lupa. Dahan-dahang naglakad si Cyrus papunta kay Rafael. How is it possible? Paano ako posibleng matalo sa'yo? Sa oras na ito, tila hindi pa rin matanggap ni Rafael ang katotohanan ito. Mag-aaway pa ba kayo? Mahinang tanong ni Cyrus kay Rafael. Hindi napigilan ni Rafael na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. Pagkatapos ay humiling sa kawalan ng pag-asa, at sinabi sa mahinang boses, "Hindi ako makagalaw ngayon, hindi ako ang iyong kalaban, panalo ka, basta. Patayin mo ako. Patayin ka." Bahagyang ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay sinabing blanco, "Hindi ko naisip na patayin ka. Hindi mo ako papatayin." Medyo nagulat si Rafael at nagtanong, "Sigurado?" Tumingin si Cyrus kay Rafael at bahagyang tumango, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ikaw at ako ay walang mga hinanakit at walang sama ng loob, bakit kita papatayin, at hindi magandang isipin kung patayin ka, tama ba?" "Panipi. Pero kanina pa kita papatayin." Tumingin si Rafael kay Cyrus na may hindi kapanipani walang hitsura sa kanyang mukha. "Gusto mo akong patayin, pero wala kang kakayahan. Kaya kitang patayin, pero sa tingin ko ay hindi na kailangan." Malumanay na sagot ni Cyrus, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ang ekspresyon sa mukha ni Rafael na nakahandusay sa lupa ay sobrang nakakahiya, hindi niya akalain na magiging ganito ang resulta sa huli. Gayunpaman, sa mga oras na ito, tila hindi pa rin alam ng mga mandirigma sa ibaba ng bundok kung ano ang nangyari sa tuktok ng bundok. Kung tutuusin, hindi pa naiilawan ang malaking screen mula nang mawalan ng kuryente. Ngunit alam ng mga taong ito na dapat ay napagpasyahan na ang kinalabasan sa ngayon. Dahil marami sa mga mandirigmang naroroon ang nararamdaman na isang tao na lang ang natitira sa bundok sa oras na ito,
at nawala ang aura ng kausap. Kaya't ang taong naiwan sa oras na ito ay dapat na siyang nagwagi sa labanang ito. Lahat ng naroroon ay nakatitig sa kinatatayuan ng hagdan ng bundok. Dahil alam na alam nila sa kanilang mga puso na ang taong bumaba mula sa hagdan ng bundok sa oras na ito ay dapat na magwagi sa labanang ito. Sino ba talaga ang nanalo? Oo, bakit wala pang bumababa? Sa tingin ko, nanalo si Master Guan. Oo, ang Cyrus na iyon ay tiyak na hindi kalaban ni Guan Gangzi. Isa-isang sumigaw ang mga mandirigma sa Hong Kong Island. Ang ekspresyon sa mukha ni Victor sa oras na ito ay labis ding kinakabahan at patuloy siyang nakatitig sa posisyon ng labasan ng hagdan ng bundok. Parang tahimik ang buong Baekshuan Mountain sa sandaling ito. Ta-ta-ta. Maya-maya lang, bumasag sa katahimikan ang tunog ng mga yabag. Sandaling napabuntong hininga ang lahat ng naroroon dahil alam nila sa kanilang mga puso na ang taong bumaba mula sa bundok sa oras na ito ay dapat na magwagi sa labanang ito. Nadama ni Victor na hindi pa siya masyadong kinakabahan noon. Makalipas ang ilang segundo, may lumitaw na figure sa paningin ng lahat. Nang lumitaw ang figurang ito, halos lahat ay natulala. Dahil ang taong naglalakad pataas at pababa ng bundok sa oras na ito ay hindi si Rafael, kundi si Cyrus. Ito, paano ito posible? Si Cyrus pala ang nanalo. Talagang natalo si Master Guan. Ilang sandali, lahat ng naroroon ay natulala, nakatingin sa kinatatayuan ni Cyrus, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi lamang nagulat kundi pati na rin sa pagkagulat. Talagang nanalo si Cyrus. Hindi napigilan ni Victor na huminga ng malalim, pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa mga tao sa paligid niya, at agad na piniling umalis habang sinasamantala ang kaguluhan. Pagkaraan ng ilang sandali na mag-alinlangan. Mabilis na sinundan ni Diana ang takbo ni Victor, dahil alam ni Diana na kapag natalo na ni Cyrus si Rafael, tiyak na plano niyang harapin ang kanilang mga mangangalakal na pila. Kaya ang pag-alis sa oras na ito ay ang pinakamatalinong plano. Ang mga mandirigma sa loob ng bansa ay naghiyawan nang makita nila si Cyrus, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nasasabik. Kabanata 1509. Ano ang gagawin mo? Tila walang nag-iisip na magiging ganito ang resulta sa huli, talagang natalo ni Cyrus si Rafael. Sa isang iglap, ang lahat ng mga mandirigma sa loob ng bansa na naroroon ay nahulog sa kumukulong kaguluhan na sumisigaw ng pangalan ni Cyrus ng galit na galit. Pagkatapos ng lahat, ang labanan ni Cyrus ay hindi lamang kumakatawan sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa lahat ng mga mandirigma sa loob ng bansa. Sa pagkakataong ito, ipinagmamalaki ng kanilang mga mandirigma sa loob ang kanilang sarili. Nagmamadaling pumunta si Trixie sa tabi ni Cyrus, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sinigawan si Cyrus. Congratulations, Young Master de la Cruz! Talagang natalo mo si Rafael. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang mag-alala sa akin, tiyak na mananalo ako sa laban na ito. Nakangiting sagot ni Cyrus. Congratulations, Young Sect Master! Lumakad din si Jaycel sa gilid ni Cyrus at mahinang sinabi kay Cyrus. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Jaycel, hindi niya namamalayan ang mga tao sa paligid niya, at nalaman niyang nawala sina Victor, Diana at Gilbert. Jaycel, hiniling kong titigan mo silang tatlo, paano ang mga mangangalakal na pila? Tanong ni Cyrus kay Jaycel sa mahinang boses. Saglit na natigilan si Jaycel, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi. Young Master, sobrang excited ako ngayon lang, nakalimutan ko ang tungkol dito, pupunta ako sa kanila ngayon. Hindi na kailangan. Direktang lumapit si Cyrus upang pigilan si Jaycel, at pagkatapos ay walang sabi-sabi. Ang tatlong taong ito ay dapat na tumakas, kahit na humahabol ka ngayon, tinatayang hindi mo na maabyutan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon, Young Master de la Cruz? Nasa kanilang mga kamay pa rin si Miss Amy. Nagsisisi si Jaycel kay Cyrus. Huwag kang mag-alala,
naibigay na ni Victor ang lahat ng bahagi ng pamilyang Ann sa Swiss Bank, kaya hindi dapat tumakas si Victor, dahil kung tumakas siya ngayon, wala na talaga siya. Mahinang sabi ni Cyrus. Ngayon ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Ann ay na-freeze ng mga Swiss silver merchant. Ito ang hirap ng buhay ni Victor, kaya talagang imposible para sa Victor na madaling isuko ang mga bagay na ito. Kung gayon Master de la Cruz, diretso na ba tayo sa Victor ngayon? Pagkatapos mag-alinlangan sandali, tinanong ni Jaycel si Cyrus. Nasugatan ako sa pakikipaglaban kay Rafael ngayon lang. At hindi masyadong maganda ang kalusugan ko ngayon, kaya huwag magmadaling hanapin si Victor para ayusin ang mga account, bumalik ka muna at magpahinga. Bulong ni Cyrus kay Jaycel. Okay. Mabilis na tumango si Jaycel. Dinala ni Cyrus sina Jaycel at Trixie sa labas ng Baekshuan Mountain. Sa oras na ito, hindi mabilang na mga mandirigma ang sumisigaw ng pangalan ni Cyrus ng galit na galit, na parabang sa kanilang mga puso ay parang isang bayani talaga si Cyrus. Bagamat hindi alam ng mga huling tao ang nangyari sa tuktok ng bundok, alam nila na hindi magiging madali para kay Cyrus na talunin si Rafael. At ang balitang ito ay inaasahang kakalat sa buong mundo sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, malalaman ng lahat ng mandirigma sa mundo ang pangalan ni Cyrus dahil sa labanan ngayon. Excited din ang ekspresyon sa mukha ng pangalawang elder na nakatingin sa likod ni Cyrus. Kung tutuusin, itinuring niya lang si Cyrus bilang isang mayamang pangalawang henerasyon. Kung tungkol sa labanan ni Cyrus at Rafael, mas hilig niya talaga. Tungkol kay Rafael. Pero hindi niya akalain na sa huli, panalo talaga si Cyrus. Ang pagkatalo ni Cyrus kay Rafael ay isang magandang bagay din para sa Monkey Sect. Kasabay nito, sa tuktok ng bundok. Si Rafael ay nakahiga sa lupa na may napakasakit na ekspresyon sa kanyang mukha, bagaman hindi pinili ni Cyrus na patayin si Rafael sa huli. Gayunpaman, dahil sa puwersahang ginamit ni Rafael ang Demon Devouring Slash, napakalaki pa rin ng pinsala sa kanyang katawan. Sa isang sulok na hindi kalayuan, palaging may taong nanonood sa nangyari sa tuktok ng bundok. Ang taong ito ay si Marlon. Ang hiniling ni Victor kay Marlon na gawin ay pumunta sa tuktok ng bundok ng mas maaga sa schedule. Kitang-kita ni Marlon ang labanan sa pagitan ni na Rafael at Cyrus kanina lang. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung gaano kitakot si Cyrus, kahit na ilang minuto nang bumaba ng bundok si Cyrus. Ngunit nakaramdam pa rin ng kaunting takot si Marlon. Nagtago si Marlon sa sulok at naghintay ng mahabang panahon. Pagkatapos niyang matiyak na 100% nang umalis si Cyrus, dahan-dahan siyang naglakad palabas ng sulok, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta kay Rafael, na tuwang-tuwa na sumisigaw. Master Guan, ikaw ba sige? Sino ka? Napalingon si Rafael kay Marlon at nagtanong sa tonong naguguluhan. Master Guan, subordinate ako ni Mr. Ann. Mabilis na nagpaliwanag si Marlon, at pagkatapos ay nagnanga ang kanyang mga ngipin at sinabing, Jean ato ka ng maldita na Cyrus na ito, talagang kasuklam-suklam. Si Cyrus ay napakabait at matuwid nang hindi ako pinatay ngayon. Tulungan mo ako. Sabi ni Rafael kay Marlon sa mahinang boses. Matapos marinig ang mga salita ni Rafael, ang mga mata ni Marlon ay kumislap ng kaunting kakaiba, at mabilis siyang lumapit upang tulungang tumayo si Rafael. Sa proseso ng suporta, nalaman ni Marlon na tila hindi na makagalaw si Rafael. Ang orihinal na plano ni Marlon ay suportahan si Rafael para lumakad pasulong, ngunit sa oras na ito, hindi magagamit ni Rafael ang anumang lakas sa kanyang mga binti at kamay. Master Guan, bakit hindi ako sumama sa iyo sa aking likuran? Pansamantalang tanong ni Marlon. Saglit na nagpumiglas si Rafael, ngunit pagkatapos na malaman na hindi siya makalakad sa oras na ito, nasabi na lang niya nang walang magawa, salamat. Ayos lang, kung tutuusin, Master Guan, nandito ka para sa kapakanan ng ating mga mandirigma sa Hong Kong Island. Ito ang dapat kong gawin.
Umiti si Hiyuan at sumagot, at saka direktang binuhat si Rafael sa kanyang likod. Ngunit pagkatapos buhati ni Marlon si Rafael sa kanyang likod, hindi na siya naglakad pababa ng bundok, ngunit diretsyong tumakbo sa gilid ng bangin. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Rafael na may mali, at mabilis na tinanong si Marlon na nasa sabik. Master Guan, hindi ko ba nasabi na? Ipapadala kita sa bundok. Bumaba ng bundok. Natigilan sandali si Rafael. Guan Gangzi, dahil malaki na ang ibinayad mo para sa mga mandirigma ng Hong Kong Island, sa palagay ko ay hindi ka dapat mag-isip na magbayad ng kaunti pa. Umisi si Marlon, at pagkatapos ay direktang dinala si Rafael sa gilid ng bangin. Anong kalokohan ang gagawin mo? Binuksan ni Rafael ang kanyang mga mata at sumigaw na may napakasabik na ekspresyon. Guan Gangzi, pasensya na, sinabi sa akin ni President An na kung matalo ka kay Cyrus ngayon, dapat kang mamatay dito, at dapat mong ipaalam sa lahat na pinatay ka ni Cyrus. Pagkasabi nito, buong lakas niyang inihagis si Rafael mula sa kanyang likuran. Kabanata 1510. Ang pagkamatay ni Rafael. Hindi man lang makagalaw si Rafael sa oras na ito, kaya tahimik siyang itinapon ni Marlon mula sa tuktok ng Baekshuan Mountain. Ang taluktok ng Baekshuan Mountain ay dapat na hindi bababa sa 500 metro sa ibabaw ng dagat. Kung mahulog ka mula sa ganoong taas, mahirap para sa kahit isang martial arts master na mabuhay, lalo pa ang isang martial artist na ang mga meridian ay naputol. Tumingin si Marlon sa madilim na bangin, huminga ng malalim, saka tumalikod at umalis sa daanan. Sa katunayan, nakita na ni Victor na ang malaking tagumpay ngayon ay hindi mahuhulaan, at maaaring talagang talunin ni Cyrus si Rafael. Kapag natalo ni Cyrus si Rafael, mawawala ang lahat ng mayroon si Victor ngayon, kaya hinding-hindi papayag si Victor na mangyari ang ganoong bagay. Hiniling ni Victor kay Marlon na maghintay ng maaga sa tuktok ng bundok. Kapag natukoy na ang mananalo, kahit na sino ang matalo, papatayin ni Marlon ang natalo. Dahil kung matalo si Cyrus, ang pagpatay kay Cyrus ay magliligtas sa kanya sa mga problema sa hinaharap. At kung matalo si Rafael, papatayin ni Marlon si Rafael at pagkatapos ay sisisihin si Cyrus. Sa kasong ito, tiyak na gagantay si Johnny kay Cyrus. Kapag nakilala ni Cyrus si Johnny, natural na wala siyang paraan upang patuloy na kontrolin siya. Sa kanyang sariling panig, sa oras na iyon, hindi lamang maalis ni Victor si Cyrus, ngunit maaari rin siyang makaalis sa kanyang katawan. Siyempre, ang orihinal na pagkawala ng kuryente ay inayos lahat ni Victor. Pagkatapos ng lahat, ang labanang ito ay live na na-broadcast, kaya hindi niya maaaring ipaalam sa mga mandirigmang iyon ang mga detalye ng labanan sa pagitan ni na Cyrus at Rafael. Sa kasong ito, ang pagkamatay ni Rafael ay maaaring 100% na naka-frame sa katawan ni Cyrus. Masasabing napaka-perpekto pa rin ang planong ito ni Victor. Manalo man o matalo si Cyrus sa huli, maaari siyang magkaroon ng paraan. Kakaalis lang ni Marlon, at ang mga martial artist na iyon mula sa Hong Kong Island ay lumapit para hanapin si Rafael. Ngunit pagkatapos tumingin sa paligid, hindi nakita ng lahat si Rafael. Sa oras na ito, hindi alam ng lahat na si Rafael ay nahulog sa bangin, ngunit naisip na si Rafael ay umalis na mag-isa. Kaya natapos na ang laban ngayon. Ang balita na tinalo ni Cyrus si Rafael ay kumalat sa buong mundo sa bilis ng kidlat. Mula ngayon, ang mga salitang Cyrus at Master de la Cruz ay malalaman na ng lahat ng martial artist. Dahil si Rafael mismo ay maaaring kumatawan sa pinakanamumukod tanging pag-iral sa mga nakababatang henerasyon sa Hong Kong Island. Ngunit tinalo ni Cyrus si Rafael. Na nangangahulugan na ang talento ni Cyrus ay magiging mas nakakatakot, at ang mga martial arts na nagawa ni Cyrus ay magagamit lamang sa hinaharap, limitado sa paglalarawan. Siyempre, hindi nagtagal pagkatapos kumalat ang balita, isa na namang nakakagulat na balita ang lumabas. Namatay talaga ang apo ni Johnny. Namatay si Rafael sa paanan ng Baekshuan Mountain.
Matapos lumabas ang balita, akala ng halos lahat ay si Cyrus ang may gawa nito. Kung tutuusin, maraming tao ang nakakaalam tungkol sa labanan ni na Cyrus at Rafael. Sa huli, si Cyrus ang nanalo at napatay ng direkta si Rafael. Normal na bagay din ito. Ang labanan sa pagitan ng mga mandirigma mismo ay walang tagumpay o pagkatalo. Tanging buhay at kamatayan, taon-taon, hindi ko alam kung ilang mandirigma ang namamatay dahil sa ganitong bagay, kaya kahit ang mga pulis ay hindi nakikialam sa kanilang sariling negosyo. Ngunit alam na alam ng mga martial artist na iyon sa Hong Kong Island na ang pagkamatay ni Rafael ay hinding-hindi matatapos ng ganoon kadali. Dahil si Rafael ay apo ni Johnny. Kumonsumo ng maraming pisikal na lakas si Cyrus dahil sa pakikipaglaban kay Rafael. Kaya dumiretso siya para magpahinga pagkatapos bumalik sa villa ni Chi, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Nang imulat ni Cyrus ang kanyang mga mata kinabukasan, nakita niya sina Jaycel at Trixie na parehong nasa kanyang silid. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Natigilan sandali si Cyrus, at nagtanong sa tonong naguguluhan. Master, paano ka nalilito? Sigaw ni Jaycel kay Cyrus na may desperado na ekspresyon. Si Cyrus ay likas na natulala pagkatapos marinig ang mga salita ni Jaycel, at pagkatapos ay nagtanong kay Jaycel sa tonong naguguluhan, ano ang pinagsasabi mo? Bakit ako nalilito? Master de la Cruz, hindi mo dapat patayin si Rafael. Si Rafael ay apo ni Johnny. Kung papatayin mo si Rafael, tiyak na maghihiganti si Johnny sa amin. Tuwang-tuwang sigaw ni Trixie kay Cyrus. At biglang umupo ng tuwid si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Trixie, pagkatapos ay tumingin kay Trixie at nagtanong, ano ang sinabi mo? Patay na si Rafael. Oo, hindi ba si Rafael ang pumatay sa iyo, Master de la Cruz? Napakurap si Trixie at nagtanong kay Cyrus na may nagtatakang ekspresyon. Nakaupo sa kama, saglit na inalala ni Cyrus ang nangyari kagabi, at pagkatapos ay bamulong. Imposible, bagamat natalo ko si Rafael kahapon, hindi pa patay si Rafael, at ayon sa quality ng katawan ni Rafael, tiyak na makakaligtas siya. Ngunit si Master de la Cruz Rafael ay itinapon mula sa bangin at nahulog sa kanyang kamatayan. Hindi mo ba talaga ginawa ito? Nagmamadaling nagpatuloy si Trixie. First time ko nakilala si Rafael, wala tayong hinaing at awa yan, bakit ko papatayin si Rafael? Walang magawang paliwanag ni Cyrus. Kung ganoon ano ang nangyayari? Ang ekspresyon sa mukha ni Trixie ay tila naguguluhan. Nakatitig si Jaycel kay Cyrus. Bagamat matagal na niyang hindi nakasama si Cyrus, alam niyang malaki pa rin ang agwat sa pagitan ni Cyrus at ng mga ordinaryong mandirigma. Mukhang hindi kayang patayin ni Cyrus si Rafael. Mga tao. Pagkatapos ng lahat, hindi pinatay ni Cyrus si Gabriel at ang iba pa noon, ngunit piniling mag-iwan ng paraan para mabuhay ang mga taong ito. Nang marinig ni Jaycel ang balita, naramdaman niyang may mali. Si Rafael kaya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin dahil natalo siya kay Young Master de la Cruz. Napakawalang muwang na tanong ni Trixie. Imposible. Umiling si Cyrus nang hindi nag-iisip, at nagpatuloy. Nang ako ay nahiwalay, si Rafael ay hindi gustong humingi ng kamatayan, at sa oras na iyon, ang mga meridian ni Rafael ay ganap na naputol, at maaring hindi siya makagalaw sa lahat. Imposibleng tumalon sa bangin at magpakamatay. Medyo kakaiba yan. Tumingin si Trixie kay Cyrus at kumurap. Umupo si Cyrus sa pwesto at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay bamulong. Tiyak na multo iyon ni Victor. Bakit pinatay ni Victor si Rafael? Isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa magagandang mata ni Jaycel. Pinatay ni Victor si Rafael at pagkatapos ay sinisisi ako. Sa kasong ito, sisikapin ni Johnny ang kanyang makakaya na harapin ako at wala akong manager na haharap sa kanya. Ang lahat ng ito ay dapat na planuhin ni Victor. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus.